Sa iba pang balita sa labas ng bansa, malaking bahagi ng Mexico hinagupit ng Hurricane Otis at U.S. Congress may bagong House Speaker na. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Binaha ang malaking bahagi ng Southern Mexico dahil sa pananalasa ng Hurricane Otis. Ayon sa National Hurricane Center ng Mexico, nasa Category 5 ang bagyo at may lakas ng hanging aabot sa 165 miles per hour. 800,000 mamamayan ang nawalan ng supply ng kuryente roon, habang may mga naitalaring landslide sa mga apektadong lugar. Nahalal bilang bagong U.S. House Speaker si Republican Representative Mike Johnson. Ito'y matapos makakuha ng kabuuang 220 votes laban sa katunggaling si Democrat Hakeem Jeffries na may 209 namang boto. Ang 51-anyos na si Johnson ang papalik kay Kevin McCarthy na pinatalsik sa pwesto noong October 3 dahil umano sa pakikipagsabuatan sa ilang Democrats para magkaroon ng government shutdown. Samantala, tiniyak ni Johnson na ang unang panukalang isusulong ay isang panukala na susuporta sa Israel. Matapos mahalal, agad namang nagpaabot ng pagbati si U.S. President Joe Biden kay Johnson. 3 Chinese astronauts ang lilipad patungong kalawakan. Ayon sa China Manned Space Agency, ang Chengdu 17 crew ay binubuo ng mga pinakabatang lineup mula nang magsimula ang konstruksyon ng Tiangong Space Station ng China. Ilulunsad ang naturang space flight mission ngayong araw mula sa John Chuan Satellite Launch Center. Mangunguna sa misyon ang isang veteran astronaut ng China na si Tang Houbu. Mababatid na wala pang isang taon nang makabalik si Tang Houbu sa Earth mula sa kaparehong space mission. Joyce Salamatin para sa Bayan.